You're listening to Manna for the Day. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang talata ng ating pagbubulay-bulayan sa araw pong ito ay mababasa natin sa Philippians chapter 3, beginning verse 7 hanggang 11. At ito po ang pagkakasabi. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo, at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako may muling bubuhay. Dito po sa mga talatang ating binasa, ay may dalawa pong bagay na binanggit si Apostol Pablo na kailangan nating tularan at gawin sa ating mga buhay. Una ay ang tanging hangarin ng kanyang puso na makikita natin sa verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Pangalawa ay ang kung ano ang kanyang ginagawa o ginawa upang makilala niyang ating Panginoon na makikita natin sa verse 8. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Mga kapatid, nawa po, tularan natin si Apostol Pablo sa lahat ng ating ginagawa. Ang maging layunin ng ating puso ay patuloy nating makilala si Kristo na ating Panginoon, at magsimula lamang yan kung aariin natin ang lahat ng bagay sa ating buhay na isang kalugihan. Nawa po, ang dahilan ng ating mga pagdalo sa life group, sa mga Bible studies, sa ating mga pagsamba, sa ating mga fellowship, sa mga ministry, at isama na rin natin ang mga madalas na kainan at mga pag-inom ng kape at tsaa. Sa lahat ng ito, ang maging tanging hangarin pa rin ng ating puso ay ang makilala si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy niyo pong bantayan ang aming puso, ang aming panalangin sa lahat ng aming ginagawa at gagawin. Ikaw ang aming makita at patuloy na makilala. Amen. And that was our Manna for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Maria Christian Fellowship.